natin to. Yan, naka-automatic na po yan. So, saan position siya? Doon yung pag-upload natin. It gets sa kabila, mag-stop na yan. So, after 2 hours po, ay doon naman siya sa kabila. So, yan, mag-stop na. So, subukan natin manual. Baba lang natin to. Baba lang. Baba na. So, yun, manual na naman siya. Ang gusto natin i-off, nakagitna na, yan, naka-stop na po. Off. So, tanggalin lang natin to. So, ito na po yung fabricated na terminal natin, mga kaliskarte. 4 na terminal po ito. So, yung una dito, ito yung line 1, normally open, saka normally closed, and then line 2. Ang line 2 natin ay diretso na yan sa motor natin, ground. Tapos yung itong positive side ng motor, ito po ay dumaan dito sa dalawang limit switch. Ito naman po, dalawang limit switch na to. Ito po yung kinokontrol ng timer natin. Yung output ng timer, dumaan sa relay, yung normally open at normally closed, ay diretso na po dito sa ginawa nating terminal. So, yun po ang magkocontrol dito sa dalawang limit switch na ginawa natin para makuha niya yung left and right ng exciter natin. So, yun po ang function ng automatic doon sa incubator natin. Yung manual naman po, yung makita niyo yung line 1 dito, ito po ay connected doon sa switching ng manual connection. So, yun po ang control nito. So, pag i-switch mo sa manual, yung terminal to, diretso na yan sa positive side ng motor. Ma-off lang siya pag naka-center off. So, yun po ang function ng automatic saka manual switch doon sa front panel ng incubator natin. Actually, hindi pa po natapos itong incubator na to. Ito po yung dual power na incubator natin. Yung sa solar panel at saka yung sa normal na outlet natin. So, ito po ang loob nitong incubator na to. Medyo hindi pa po natapos. May kulang pa. So, ngayon naman po ay susubukan na natin itong ginawa natin para makita nyo kung paano gumalaw yung egg tray natin. Tsaka ang kagandahan nito, ang tray na ganito, ay pwede mo pong i-withdraw itong egg tray natin dahil wala na po itong wire. Wireless po ito. Wireless na po. So, hindi po sa gabal dito sa incubator natin kung sakaling bubunutin natin yung egg tray, egg setter natin. Gumagana na po yung egg tray natin, yung turn niya. So, manual function pa lang po yan. Ang pag naka-automatic siya, yung dalawang limit switch sa likuran niya, yun na po ang gagana. Pero pag sa manual, itong manual switch lang po, mamamatay lang pag naka-center off. Wireless na po yan. So, kung gusto niyang pasok ulit,
para masubukan. Yan po. Malambot lang yan. Pasok yan. Ginayin natin yung turner niya. Manual. Yan, umiikot na naman siya. Ayos to kasi pwede nating i-release ang tray niya, egg turner. Dahil wala na itong wire na nakatouch. Wireless na po yan.